Hey guys! Welcome back to my channel! So for this video is hindi tayo magme-makeup or magtatanggal ng makeup. So for today is sasamahan nyo naman akong magtanggal ng makeup. So kung gusto nyo malaman kung paano ako magtanggal ng makeup, just keep on watching! Okay guys, so for today is magtatanggal nga tayo ng makeup. So nakikita nyo naman, naka-makeup ang atin yung girl. So before ako mag-cleanse, may mga step pa akong ginagawa before yon. So first, mag-start na tayo. So first, ginagamit ko tong collagen wipes from Pure Dem. So ito siya guys. So available to sa Watsons and ilalagay ko na lang sa description box yung price niya. Na-try ko na yung argan oil nila and yung charcoal nila and ito yung pinaka nagustuhan ko. It is in collagen variant. So sabi dito, it gently cleanse, tone and remove makeup, advanced age defying formula with collagen in and vitamin E. Ideal for all skin types and paraben free. Ang nagustuhan ko dito guys, super nakaka-moisturize siya after mo siyang gamitin sa face mo and wala siyang halo na parang oil. Kasi yung iba kasi parang may halong oil, lalo na na-try ko yung Neutrogena na wipes. Alam ko hindi ko na siya ginagamit ngayon. Na-try ko yung Neutrogena wipes na yon and parang may oil siya and nakakairita kasi kung dry skin ka guys. So kung katulad kita na dry skin ka, kapag may oil something yung mga product, talagang hindi nagugustuhan ng skin natin kasi hindi ko lang alam, parang hindi siya nakaka-remove lalo ng makeup and after noon mas lalong nadadry yung skin ko. So, gustong-gusto ko din to kasi kapag pumuha ka, basang-basa siya, parang ang dami-dami niya yung juice, kaya sulit na sulit ka kahit isang towelettes lang yung gamitin niyo. So, 30 wet towelettes pala siya kada isang ganito. So, makikita na natin ang katotohanan. So, gumagamit muna ako ng wipes, guys, para kapag nag-cleanse ako later, hindi na ako mahihirapan tanggalin yung makeup, lalo na yung mga waterproof, lalo na yung mascara natin, and yung lipstick, minsan mahirap din silang tanggalin talaga. So, gagamit muna ako nito, pero gentle lang, guys. Hindi ko siya ginaganan, huwag kayong magigil sa mukha nyo, kasi mas lalo tayo nagkakaroon ng lines kapag ginagawa natin yun, yung parang dinadrag-drag talaga natin siya. So, yan. So, tanggalin lang natin. Una talaga ako nagtatanggal, guys. Ditong part na to sa cheeks. And then, after is sa mata. Dahan-dahan lang, guys. Huwag kayong masyadong magigil. Diba? Ang dami niyo nakuha. And then, after kong gamitin yung wipes, I'm gonna use this one. So, this is the Clean Zero Cleansing Balm. So, ang pinaka favorite ko na balm na na-try ko is this one. This is from Vanilla Co. So, favorite ko siya guys kasi after ko itong gamitin, this is just like a balm. So, meron na siyang spoolie dito para makuha nyo siya. And kung nakikita nyo guys, gamit na siya, unti na lang. So, ganito siya guys. So, ayan. And then, ayan. It's just like a balm. And kapag nilagay mo to sa skin mo, ini-melts niya yung ini-melts niya yung makeup niya sa face, lalo na sa mga mascara na waterproof. So, ayan. So, lagay na natin siya. Lagay lang tayo ng onte. Ganyan lang ako, guys. Ganyan lang kaonte. A little goes a long way. Siguro almost 3 months ko na itong ginagamit. Pero ang tipid lang nito guys, kasi lalagay mo lang siya talaga sa areas na alam mo may natira pang product. Massage
And also sa lips, guys. Yung texture niya, guys, para siyang balm and nagiging oil siya. Pero yung pagka-oil niya, guys, hindi siya nakaka-clog ng pores. Kaya gustong-gusto ko to. And guys, yung amoy niya, guys, mabango siya. Hindi bagay yung amoy niya. And meron lang ako ditong wet towel. Mas maganda, guys, kung wet towel, para nakukuha niyo talaga lahat ng residue ng makeup niyo. Lalo na yung mascara, ang hirap tanggalin. So, ang ginamit ko na mascara for this look is yung Falsies from Maybelline. So, buti yan, guys. Madali lang siyang tanggalin. Pero kung ito yung gamit nyo, asa na ba yun? Ito yung L'Oreal Lash Paradise. Ang hirap talaga niyang tanggalin. Kaya minsan binababad ko yung balm talaga ng matagal dito sa lashes ko kasi ang hirap niya tanggalin. So, pasensya na po. Ayan po ang katotohanan na pagmumukha ko. Yan. So, as you can see, guys, hindi niya na-dry out yung aking face. So, ang glow pa rin niya. So, next is, I'm gonna use this one. This is my currently favorite. This is from Lux Organics. Aloe Vera, 99% Aloe Vera Brightening Microfoam Cleanser with Vitamin C. So, ang gusto ko dito, guys, after ko siyang gamitin, hindi ako nakakaramdam ng dryness. Yung parang hindi niya talaga nakuha yung lahat ng moisture mo sa face. So, kaya gustong-gusto ko siya. And yung feel niya after mo siyang ma-wash, guys, hindi yung parang nabanat or na-drag nang bongga yung face nyo. Kaya ang ganda niya. And nakaka-moisturize pa siya after nyo siyang i-wash. And nakaka-brighten siya ng skin because of the vitamin C. So, kapag may mga dark spots ka dyan and sunspot, mababrighten up niya yan. Kaya, I really, really love this cleanser. And guys, napakamura lang nito. And this is a Korean brand. So, nakikita nito sa Watsons and sa mga SM department store. So, mura-mura lang nito. Siguro wala pa atang 200 to. Yeah. So, guys, babalikan ko kayo. Mag-wash lang ako ng face. So, see ya. Ayan, guys. Tapos ko nang i-wash ang aking face. So, as you can see, talagang na-brighten up na skin ko. And kung sasabihin ko sa inyo yung totoo, after ko siyang ma-wash, hindi talaga siya parang yung feeling na banat yung face mo or parang nasimot niya na lahat ng moisture sa face mo. So, itong 99% aloe vera with vitamin C na to is napakaganda niya, guys, kasi hindi kanya iiwan na dry yung face mo. So, may instant brightening siya. And, of course, dahil yun sa vitamin C, and hindi niya lahat hinihigop yung moisture sa face mo. So, moisturize pa rin yung face mo after mo siyang i-cleanse. So, after ko mag-cleanse, ayan, yung face ko. So, makikita niyo, may mga residue pa siya dyan. So, kagamit ako ng cleansing water naman para makuha ko lahat ng residue or mga tira-tira pang makeup sa aking face. So, I'm gonna use this one, this Biore Micellar Cleansing Water Smooth Bright Skin. So, parang lahat ng mga nagamit ko is may brightening effect siya kasi nga kailangan ko yun, guys. Dahil yung mga acne marks ko and yung mga itim-itim ko dyan galing sa sun is kailangan natin i-brighten para magpantay yung ating skin. So, pinaka-favorite ko because nakikita niya. So, meron lang ako ditong cotton. And then, pump lang tayo. 2 pump lang. Ayan, guys. So, patuyuin lang natin siya. So, kung nakikita niyo yung glow, yeah, yun talaga yung pinaka-favorite ko dito. Nagbibigay siya ng glow. So, minsan, ito na lang talaga yung ginagamit kong
toner kasi wala ba akong nakikita na talagang for me na toner. So, kaya paubos na siya, guys. Almost a month lang to. 1 month lang to, pero ayan, 1/4 na siya. So, favorite ko talaga to. Everyday, ginagamit ko talaga to pang remove ng makeup, residue, or oil sa mukha ko. So, ayan, yung nabibigay niya ng glow. Hindi lang masyado talaga nakikita kasi yung ilaw ko ang pangit. Kaya, hindi niya nabibigyan ng mustisya talaga. Hindi nabibigyan ng mustisya kung ano man tinapakita ko sa iyo. And guys, gustong-gusto ko din to kasi hindi kanya iiwang dry yung mukha mo. So, kahit ito yung gamitin mo after mo mag-cleanse, okay ka na. Lagay ka lang ng mist tulad ng ginagawa ko minsan sa morning. Ito lang and mist, okay na ako. Kasi, guys, kapag dry skin ka, the more na parang feeling ko, ah, the more na may nilalagay ako sa mukha ko or the more na marami akong pinapatong sa mukha ko is mas lalong nadadry or nai-irritate yung face ko. Kaya minsan, parang minimalist lang yung nilalagay ko. Minimalist? Minimal lang yung ginagawa ko sa skincare ko kasi ang hirap talaga, guys, pag dry skin ka talaga. Lahat, iti-check mo lahat ng ingredients na ginagamit mo sa mga product kasi minsan yung ibang product talaga ayaw talaga siya ng skin mo. Kaya, kung ako sa inyo, kung may isa-suggest talaga ako sa inyo, ito talaga. Itong micellar water kasi talaga magbibigyan kanya ng glow and instant bright effect. And guys, after ko gumamit ng micellar water, is gagamit ako ng mist. So, this is my last step. So, this is from Lux Organic. So, lagi nyo ito nakikita sa mga makeup review ko. So, this is the Hydro Firming Mist with Collagen and Hyaluronic Acid. My number one favorite ingredients from all the ingredients of the skincare in the world is Hyaluronic Acid because it gives you that moisture, guys. Because, dahil nga dry skin ako, I need so much hydration and moisture on my skin. So, ayan. Patuyuin lang natin siya. Okay, guys. So, tapos na ako. So, yun yung mga ginagawa ko. Yun yung mga step ko on how I remove my makeup. So, sana itry nyo din tong mga product na to. And kung dry skin ka, baka mag-work sila sa inyo. And yun lang, guys. So, thank you so much for watching. Sana, guys, comment down below kayo kung gusto nyong mag-request ng mga videos na gusto nyo makita sa channel ko and sana may natutunan kayo sa video na to and please give it a thumbs up and subscribe to my channel. So, see you on my next one. Bye!